Hello mga sir, in today's vlog pag-uusapan natin yung tinatawag na error 37. Yung error na to nangyayari sa NMAX, Aerox nyo, lalo na pag nagpapalinis kayo ng throttle body, nagpapa-FI, at biglang tumaas yung minor nyo. Katulad ng nangyayari dito sa NMAX na nasa harapan natin ngayon. So pag-uusapan natin ngayon mga sir, paano mag-ayos at mag-delete ng error 37. Yes sir! Pansin nyo rito sa likuran natin, itong NMAX na to, mataas yung minor niya mga sir. Tapos, makikita nyo dun sa dashboard, naka-check engine. Pakinggan nyo mga sir yung minor. Mataas yung minor niya. Siguro naglalaro to around 1,900 to 2,000 RPM. Nangyayari to, kapag nagbukas kayo ng throttle body, hindi nabalik ng maayos or nagalaw yung ikot ng tinatawag natin na ISC o yung idle speed controller. Gagawin ko, patayin ko muna yung makina mga sir kasi maingay. Dito makikita nyo, pagka-on natin ng makina or pagka-on natin ng ignition, may makikita kayong value sa ilalim. Error 37, tapos naka-on yung check engine. Kadalasan kasi, pag nagpapalinis tayo ng tinatawag natin na throttle body at nagpapa-FI cleaning, binubugahan natin yung entrada na to. Okay? Yung idle speed controller mga sir, dito nakakabit yon. Maghuhugot ako ng idle speed controller mamaya para makita nyo. So kapag binubugahan natin siya ng carb cleaner, So pag binubugahan natin siya ng tinatawag natin na carb cleaner, minsan mga sir, pumapasok yung carb cleaner dito sa butas na to. Sa butas dun sa taas. Kapag nag-open kasi tayo ng silinyador, ang bumubukas ay yung tinatawag natin na butterfly valve sa loob. Ayan o. Oh. Okay? Nakikita nyo, bumubuka yan. Bumubuka. Pero kapag naka-minor tayo o nakasara yung throttle natin, ang hangin, dun siya dumadaan dun sa taas na yon. Kaya nga siya tinawag na idle speed controller kasi naka-idle siya. Kaya yon pag umikot yon nasira, nagkakaroon kayo ng error 37. Ngayon, re-resolvehan natin yung mga problema na yun, mga sir. Papakita ko rin sa inyo kung ano itsura ng ISC na tinatawag. Ito yung tinatawag natin na idle speed controller o ISC sa madaling salita. Itong ISC, dito siya nakalagay sa loob nito. Okay? So anong nangyayari, Sir Mel, kapag nagbubuga tayo ng carb cleaner at accidentally naibuga natin dito sa pataas na to, no? Dito kasi papasok yung hangin sa portion na to. Pwedeng mangyari na mawala sa forma tong plastic na to. Ayan o. Ito kasi ang nagdidikta ng minor natin. Pag nakataas siya or nakababa. Ngayon, pag nagpalinis ka ng throttle body at wala kang tamang gamit, mahirap hanapin kung saan ito nakapuesto. Kaya meron talagang tamang tools para ibalik to saka para mawala yung error 37. So subukan natin yung diagnostic tool ko, titingnan natin kung paano ito gumagalaw gamit yung MST500. Ito yung sinasabi kong MST500. Diagnostic tool to, nagkukos siya ng 17,000 pesos. Hindi naman ako nagbibenta nito, para lang sa mga gustong magtanong. Ito yung ginagamit kong diagnostic tool dito sa garahe. Pwede naman yung ibang diagnostic tool, kaso hindi ko alam kung paano sila gumagana. So papakita ko to sa inyo ngayon. Kabit mo na yan, tol, yung ISC. Dito ka po, pakita mo sa kanila. Okay? Kakabit ko muna to sa diagnostic cable ng NMAX. NMAX V1 nga pala to. So, ito yung mga kabitan niya, mga sir. Ayan. Punta tayo sa diagnosis. Yamaha. Tapos, automatic search. Ang problema ng motor na to is engine, hindi ABS. So, papasok tayo sa engine. Okay, follow nyo lang itong instructions. On ko yung susi. Meron tayong makikita dito na diagnostic, itong number 2. Bababa tayo doon. So, once na makapasok tayo, meron dito sa bandang dulo na tinatawag na idle speed controller. Yan. Ngayon, pag pinindot ko itong enter, mga sir, enter ko ha. Isa pa. Nakita nyo mga sir, yan yung tamang posisyon ng idle speed controller. Ibig sabihin, yung paggalaw ng ISC na yun, siya mismo yung nagsasabi or nagre-reset ng tamang posisyon para dun sa idle speed controller na to.
Okay? So, hindi hinuhulaan kung paano kinakabit yung idle speed controller. Meron talaga siyang tamang posisyon, which is actually, ano eh, may sukat yan. Yung iba ang ginagawa, naglalagay, nagugupit ng straw ng Zesto, mga 5mm, tapos nilalagay dun sa ano, tanggalin mo dyan. Hindi ko to ginalaw, mga sir, ha? Ganyan dapat siya ibalik. Kita ba, Pots? Ganyan, ganito. So, para sa mga walang diagnostic tool, kailangan ikakabit nyo siya ng ganito. Ganitong height lang dun sa bakal. Okay, nakita nyo yung bakal na yon? Kailangan ganun lang daw. Hindi ko alam kung paano nyo ito tatansyahin sa totoong buhay. Pero yung iba, ang ginagawa, naglalagay ng straw na maliit, gugupit sila sa Zesto, tapos ilalagay doon isasapal sa ilalim para itong ISC na to eh hindi sasagad ng sagad na sagad like this one. Ito ang magpapacheck engine sa inyo pag nakasagad ng ganyan. Yan. So dapat merong mga 5mm yan. Parang lang, pero hindi ko ito susukatin dahil meron naman kaming diagnostic tool. Yan. Babalik na namin ito, mga sir. Tignan nyo, makikita nyo. Mawawala na yung high RPM nito. R37. Yan, mga sir. Nasalpak na namin yung idle speed controller. Susubukan ulit natin ngayon kung meron pa rin siyang check engine na error 37. Subukan mo nga, tol. So, makikita natin, mga sir, pagbalik nila, naka-error 37 pa rin. Tinan mo, Pots. Tapit. 37, saka naka-check engine. Okay. Aayusin natin yan, mga sir, nang hindi binabaklas yung idle speed controller. Okay, papatayin ko yung ignition. Tatanggalin ko tong diagnostic cable. MST. Bilis, gago, mamamatay ito. Life support. Oh, go. Scalpel. Para tayo nasa good doctor nito. Bilis, enter. Diagnosis. Yama, ulitin ko lang yung ginawa ko kanina, mga sir. Automatic search engine. Okay. Follow ko lang yung steps. Then, dito muna tayo, mga sir, ha. Read fault code para makita nyo ano yung ibig sabihin ng error 37. Current codes. Ayan. Basa. Basa, Pots. Engine speed too high when idling. Okay. So, ibig sabihin, kahit naka-minor, mataas ang RPM. Paano aayusin? Hindi pwedeng i-delete lang yung code. Kailangan i-reset yung pwesto ng ISC. Paano gagawin yun? Katulad dun sa part, unang part ng video natin, diagnostic. Re-reset ko lang yung idle speed controller. Yan. Acting. Hintayin mo lang siyang matapos. Then, tatanggalin ko na to, mga sir. Off ko ulit. Then, try natin i-on. Dito, Pots. Naka-error 37 pa rin, ha? Kita nyo? Naka-error 37. Ibig sabihin yan, nandun pa rin sa ECU niya yung check engine. Pero isa-start natin yung makina. Dapat tama na yung minor nito. Liga dito, Pots. Automatic mawawala yung check engine. Bilisan mo, Pots. Yun. Bagal mo eh. Inabot ba? So that's it, mga sir. Ganun ang tamang pag-delete ng check engine na error 37. Dapat may gamit yung mekaniko nyo para iayos yung idle speed controller, mga sir. Hindi basta-basta kinakabit lang yung ISC. Hindi rin natin ina-adjust yung idle speed screw. Yung iba kasi, ito kasi, minsan yung iba dito nagpipihit para itaas yung minor or ibaba yung minor. Mga sir, hindi dito pinipihit yung minor, hindi to karburador. Okay? Sisirain nyo lang yung calibration ng TPS na tinatawag natin, which will be discussed on another vlog, mga sir. Okay? Again, pwede yon kung emergency. Wala kayong makuhanan talaga ng diagnostic tool, dito nyo nalang dayain yung minor. Pero hindi po talaga ito yung may kasalanan kung bakit mataas yung minor nyo. Ito po yun, Pots. The idle speed controller. Ayan. So, sana may natutunan kayo today, mga sir. Share this video sa tropa mong na biktima ng error 37. Shoutout kay Coins Out sa damit namin. Shoutout sa iyo. Shoutout rin pala sa may-ari ng motor natin, si Sir Ian. Hi, hello mga sir. Yun, nagpagawa ng throttle body dito.
Actually, hindi naman talaga nasira yung hindi naman siya talaga nagkaroon ng error 37, pero sinadya namin for the sake of this content. Marami kasi nagre-request sa akin, Sir Mel, nagkaroon ng check engine, nag-error 37, nagpalis ako FI, nagpalis ako throttle body, ganun nangyari. So, yun po yung steps na kailangan gawin ng mekaniko nyo. Till next vlog, yes sir. Yes, sir. Bye!